natin sa mga pumunta po ngayong araw at sa mga nanonood online. Maraming salamat din po. Bago tayo magsimula, basahin natin ang Psalms 118:28. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Panginoon, kayo ang aking Diyos. Nagpapasalamat ako at nagpupuri sa inyo. Pasalamatan ang Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Amen! Amen! Ngayong araw, pasasalamatan at pagpupurihan natin ang Panginoon. Handa na ba kayo? Amen! Parang hindi ko marinig. Handa na ba kayo? Amen! Amen! Let's start! Come on! Jesus, Jesus, katotohanan at buhay ko.
Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong presensya, o Panginoong Jesus. Tunay nga, Panginoon, na kay buti mo, o Diyos. Lord, hawakan mo ang aming mga puso, Panginoon. At ngayong umagang ito, Panginoon, kami aawit sa iyo, Panginoon, ng buong puso, o Diyos. Presensya mo, Panginoon.
Ah.
natin ng buong puso. Ang pagsamba dakila mo, Panginoong Jesus. Ikaw, Panginoon, ang aming pinapasalamatan hindi lang po sa araw ng Linggo, kundi araw-araw, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon. At nararamdaman po namin ang iyong presensya, O Diyos. Maghari ka, Panginoon, sa amin. O Panginoong Jesus, salamat, Panginoon, sa bawat araw na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami ginagabayan, O Diyos. Panginoon, sinosurrender namin, Panginoon, ang buhay namin sa iyo, O Diyos. At kami mapupuri sa iyo ng buong puso, Panginoong Jesus. At walang hihigit sa iyo, Panginoon. Wala. Kundi ikaw lamang, Panginoon, ang aming pinakadakilang, Panginoong Jesus. Para siyang nagmamahal sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoong Jesus. Panginoon, salamat din po, Panginoon, sa bawat kagalingan, Panginoon, na ibinibigay mo, Panginoon, sa bawat anak mo, Panginoon, na naniniwala at nananampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay iyong pinagaling na, O Diyos. Sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po. Ito kami ngayon, Panginoon. Nangangako, Panginoon. Hindi ka namin iiwan. Hindi ka namin tatalikuran, Panginoong Jesus. At kami maglilingkod sa iyo, Panginoon, habang buhay. Salamat, Panginoon, at lahat po, Panginoon, ay binibigay namin, Panginoon, pasasalamat at papuri sa iyong pangalan. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, Lord, we give you praise. We honor your name, God. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ang lahat mo ay magsabi ng malakas na Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord.
Praise the Lord. Today is the day that the Lord has made, and let's give God the praise, the glory, all the honor. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We bless your name, Lord. We magnify your name, Jesus. Oh, hallelujah. Come on, church. Come on, people of God. Give God all the glory and all the honor and thanksgiving. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Lord. We love to dwell in your loving presence. We love your presence, Lord. We love you, Jesus. Today, Lord, as we come before the throne of grace of the Father, we bless your name, Jesus. And today, Lord, we humble ourselves before you. We ask for your cleansing and forgiveness, O Lord. We ask for the sanctification and holiness in our lives, O God. For we want the Holy Spirit to move in our lives, O Lord. Today, O God, we receive your healing. We receive your deliverance. We receive, O Lord God, your provision, your protection, the preservation of our lives. We receive your power. Lord God, thank you for the partnership of the Holy Spirit in our lives, O God. Thank you so much, Lord. Thank you for your goodness, Lord. Thank you for your mercy. Thank you for your great love, Lord. Thank you, O God, for your grace and favor. Oh, we give you praise, Lord. We give you praise, God. We love you. We love you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. And all the people of God will say, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Bago ka maupo, pakisabi sa katabi mo, God bless you. And may the loving presence of God be always with you. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sino ang masaya ngayong umaga narito sa sambahan? Purihin ang Diyos. Welcome. Welcome sa ating pagsamba, sa ating Panginoon, sa ating pong ating Panginoong Jesus, sa Diyos na nagmamahal sa atin. Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome sa ating online service. At ngayong sandali, purihin ang Panginoon sa unang Sunday ng August. Tayo po ay mangangaral sa paksang dwelling in the presence of God. Amen. Pananahan sa presensya ng Diyos. Ngayong sandali, ako po ay magpapahayag ng sikreto ng pagkilos ng Diyos, ng kagalingan, ng himala ng Panginoon. At hindi ito magiging sikreto sapagkat malalaman mo na ang Diyos nagmamahal sa iyo. Amen? Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos nagmamahal sa iyo. At nais ng Diyos, manatili ka sa Kanya. Manahan ka sa Kanyang banal na presensya. Yan ang pinakamasaya, pinakamabuti, pinakamagandang buhay. Malayo sa presensya ng Diyos, naroroon yung pagkatakot, naroroon yung pagkabalisa, naroroon yung mga matitinding problema at mga gawa ng kaaway. Kaya kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, manahan ka, manatili ka sa presensya ng Diyos. Amen? Can we give God a praise? Praise the Lord. Panginoon, salamat sa iyong salita ngayong umaga. So buksan po natin ang ating Biblia sa Awit, Kabanatang 91. Mga kapatid, ang Psalm 91, ito po yung nakapagbigay sa akin ng inspirasyon. Ito po ang nakapagbigay sa akin ng kaunawaan o tinatawag na awareness
ng presensya ng Panginoon. Pinreserve ako ng Panginoon, iningatan ako ng Diyos, pinagaling ako ng Panginoon. And I challenge you this morning that Psalm 91 will be in your wall, no? O kaya ito ay lagi mong i-meditate, no? Lagi mo itong basahin at ito'y magkaroon sa iyo ng kapahayagan. Sapagkat ito po ay nagbigay sa akin ng kapahayagan. Hindi ko lamang po ito nanilay-nilay, hindi ko lamang po ito binabasa. Ito po ay natanim sa isip ko. Ito po ay natanim sa puso ko. Okay? At ito'y aking naipapahayag sa aking buhay at lagi ko itong dinideclare sa aking buhay. Because we believe in this principle. Na po, even though na ito'y nasa lumang tipan, pero meron itong tinatawag na principle na transferable sa buhay po natin, mga kapatid. Sapagkat ito'y salita ng Panginoon, pangako ito ng Diyos, covenant ito ng Panginoon na dapat nating panghawakan. Amen? Sino gustong pagpalain ng Diyos? Sino gustong makaranas ng matagumpay na pamumuhay? Amen. Pagalingin ng Panginoon. Okay? Palaguin ng Diyos ang buhay. Sabi ng banal na kasulatan, I will read this sa Tagalog version. Siyang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Siyang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Tandaan niyo po, mayroong makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan, aking katibayan. Ang Diyos ang aking pinagkakatiwalaan. Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti sa iya. Ikaw ay hindi matatakot sa mga nakakakilabot sa gabi o sa pana man na nagliliparan kung araw o sa salot na lumalakad sa kadiliman o sa pagkawasak na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong tabi at 10,000 sa iyong kanan, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa sa masama. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon at nananahan ka sa kataas-taasan, walang kasamaan ang mangyayari sa iyo. Ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ang iyong paa sa isang bato. Iyong aapakan ang leon at ang ulupong, ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas na dako, sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasa kanya sa oras ng kaguluhan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bibigyan siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Nanawa ang Psalm 91 ay maging makapangyarihan sa iyong buhay. Ito ang pagpapala at pag-iingat na gagawin ng Diyos sa mga nananahan sa Kanya at nananatili sa Kanyang banal na presensya. Mga kapatid, kung nais mong patuloy na maranasan ang revival o ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon o yung awareness of the presence of God, manatili ka sa banal na presensya ng Diyos. Amen? Manatili ka sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon merong covenant sa iyo. May tipan ng Diyos at kailanman hindi kanya pababayaan o iiwanan man. Huwag mong pabayaan ang iyong paglilingkod sa Kanya. Huwag mong pabayaan ang iyong relasyon sa Kanya. Manatili ka na tapat sa Kanyang banal na presensya. At upang higit natin itong maunawaan ngayong sandali, tingnan po natin yung verse 1, itong Psalm 91.
Sinabi po rito, siyang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. He who dwells, take note of the word, he who dwells, siyang nananahan, hindi yung bumibisita lang, hindi yung papasyal-pasyal lang pagka may time, kundi siyang nananahan. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Siyang nananahan. Now listen carefully. The word dwell in Hebrew is yoshab, meaning to remain for a significant amount of time. No? Yung word na dwell ay yung manatili ka doon sa napakahalagang oras na dapat mong ibigay sa Kanya, sa presensya ng Panginoon. So sinasabi rito, saan ka dapat manatili? Saan ka dapat manahan? Sinasabi ng mga awit o ng psalmist, sabi niya, in the secret place of the Most High. Manatili ka, manahan ka, doon sa sikretong lugar ng kataas-taasan. Now the secret place in Hebrew is say there, meaning it is the hiding place, the covering place. In other words, the secret place of the Most High is the presence of God in which we can hide from the enemy and from wickedness. So kung nais mong ikaw ay mailayo doon sa kasamaan, sa sakit at karamdaman, kinakailangang manahan ka doon sa kanyang covering. Kaya po ako minsan nakaranas ako ng matinding karamdaman. Bakit? Kasi nagkaroon ako ng kumpiyansa. Karoon ako ng tiyatawag na overconfidence. Na feeling ko, feeling lang, no? Kasi marami sa atin, feeling natin na kay Lord tayo, feeling natin malapit tayo kay Lord, pero it's not about feeling. Sabi mo sa katabi mo, it's not about feeling. It's about faith. Amen? Pananampalataya. Kinakailangan manalig ka, manampalataya ka na ikaw ay manahan. Maglagay ka o maglaan ka ng oras sa presensya ng Panginoon. Sapagkat ang presensya ng Diyos ang siyang mag-hide sa'yo, magtatago sa'yo, magko-cover sa'yo mula sa kasamaan, mula sa sakit at karamdaman. Kaya sabi rito, He who dwells or remains for a significant amount of time in the secret place or in the presence of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. May shadow ba ang Almighty? Meron po ba? Sabi ng James 1:18, He has no shadow. So ano ibig sabihin ng shadow rito? What does it mean to be under the shadow of the Almighty? The word shadow in Hebrew is tsel. Sabi natin tsel. Meaning God's protection and defense. Wow! Amen! Ang shadow niya ay, if you will put yourself under the shadow or if you will abide under the shadow of the Almighty, nilalagay mo yung sarili mo sa pag-iingat at pagtatanggol ng Diyos sa'yo. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Yeah. I challenge you that this Psalm 91 will be your life, will be your lifestyle. Make it your habit. Make it your way of life to stay, to remain in the secret place. Hindi yung papasyal ka lang pag may time. Hindi yung bibisita ka lang. Kinakailangan maging way of life mo ito, maging buhay mo ito. Kaya nung ako po'y nagkasakit, talagang kinausap ako ng Panginoon. Itong Psalm 91 na ito, ito yung naging everyday life ko na dinideclare ko after nung ako'y nagkasakit. Kasi pwedeng sinasabi mo, na kay Lord naman ako eh. Pero iba yung naglalaan ka ng panahon. Ibang klase, kapatid, yung naglalaan ka ng oras na yung salita ng Diyos nagiging buhay sa'yo. Nagkakaroon ng kapangyarihan sa'yo. Nagkakaroon ito ng impact sa buhay mo upang yung mga impacto lumaya sa'yo. Amen? Kakaroon ng effect. Kakaroon ito ng talaga. Ito na yung buhay natin eh. Nananahan ka,
na ikaw'y nananatili sa presensya ng Panginoon upang ikaw ay makaranas ng pag-iingat at pagtatanggol ng Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 2, sabi ng psalmist, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. So dito makikita natin na He who dwells in the secret place of the Most High, the Most High is the Almighty God. The Most High is the Lord. The Most High is God. So makikita natin ito yung Trinity. Isang Diyos na tatlong persona, makikita natin doon sa verse 1 and 2. Na ikaw, nananahan, nananatili ka doon sa lihim na dako ng kataas-taasan. Mananatili ka sa ilalim ng makapangyarihan sa lahat. Sa protection, sa pagtatanggol ng makapangyarihan sa lahat. At sasabihin mo sa Panginoon, sasabihin mo sa kay Lord, yung Lord dito in Hebrew is Yehovah, meaning the self-existent one. That He is my refuge, na ang Panginoon, ang aking kanlungan. That He is my fortress, my God, meaning the eternal God, the supreme being, in Him, I will trust. Sa Kanya, ako'y magtitiwala. Sa Kanya, ako ay lubusang magbibigay ng aking buong pagkakatiwala. The secret place, mga kapatid, is the presence of God. At nais niya, manahan ka sa Kanya. Nais niya, manatili ka under the shadow of the Almighty. Now, the word refuge in Hebrew is makase. Sabi natin, makase. Meaning, it is a shelter from the storm, from danger, and from falsehood. So kapag ikaw inanahan sa presensya ng Diyos, na natili ka sa lilim ng makapangyarihan sa lahat, sa Kanyang shadow, sa Kanyang protection, sa Kanyang defense, then you will have the shelter. Meron kang tahanan na ikaw ay Kanyang ikakanlong, ikaw ay Kanyang itatago, ikaw ay Kanyang iingatan mula doon sa tinatawag na storm of life. Mula doon sa tinatawag na danger in this life. Ano ba pinagmumula ng danger o ng panganib, sakit at karamdaman? Iingatan ka ng Panginoon. At iingatan ka niya doon sa tinatawag na falsehood. At ibig sabihin ng falsehood, yung kamalian, yung kasinungalingan ng maling paniniwala sa Diyos. Kasi may mga tao nagsabing, okay, may relasyon naman ako sa Diyos eh. Nagsisimba naman ako sa Kanya eh. Pero yung Kanyang everyday life, yun ang problema. Sunday na kay Lord siya, pero Monday wala siya sa presence ni Lord. Ibig sabihin, Monday hindi siya naglalaan ng oras kay Lord kasi nagtatrabaho siya eh. Kailangan niya magtrabaho eh. Tuesday, kinakailangan niya gawin ang mga bagay nito. Minsan si Lord naseset aside. Yung presence si Lord naseset aside. The Lord is with us. The Lord is with you. But there are times naseset aside siya. Bakit? Kasi nawawalan ka na ng significant amount of time to stay with Him. To remain with Him. Kasi ang dami nating extracurricular activities. Hindi masama yung kung organize yung buhay natin. God must be before all things. We must stay with Him. We must remain with Him. And it should be our everyday life. Sabihin mo sa katabi mo, it should be your everyday life. Dapat ito yung pang-araw-araw mo na buhay. Amen? Manatili ka sa Kanya. Siya ang magiging refuge mo. Siya yung iyong magiging tahanan, kanlungan sa panahon ng storm of life. There are storms in life. May mga pagsubok ng buhay. May bagyo ang buhay. May panganib sa buhay na ito. Kaya nga mapanganib yung wala ka sa presensya ng Diyos eh. Mapanganib yun. Kaya nagkakaroon ng entry point ng Diablo. Nagkakaroon siya ng entry pass. Naghahanap ang butas, ang kaaway, kapag ikaw ay masyadong busy sa mundong ito. Wala akong time to pray.
Wala akong time to pray. Wala akong time to read the Bible. I am busy. Yun naririnig ko lagi sa iba eh. Busy means being under. Under ka ng self, under ka ng ibang bagay. So, if you dwell in the presence of God, if you dwell in the secret place of the Most High, if you will abide under the shadow of the Almighty, then you will say, you will declare, He is my refuge, my shelter from the storm of life, from danger of life, and from falsehood. And the word fortress in Hebrew is mautsud, meaning a strong place of defense. Wow! If you stay in the presence of God, if you remain with Him, He is your refuge. Siya yung iyong kanlungan. Siya yung shelter mo mula doon sa storms of life, mula doon sa dangers in this life, mula doon sa falsehood of wrong religions, wrong teachings. At siya rin po yung iyong tinatawag na fortress. Ibig sabihin, siya yung strong place of your defense. Siya yung magtatanggol sa'yo. So dwelling in the presence of God means to remain in the strong place of defense from the enemy, from wickedness, from falsehood, from the attack of the enemy, from sickness and diseases. That is why, like the psalmist, you can declare, my God, in Him I will trust. Bakit tayo magtitiwala sa Diyos? Bakit mo sasabihin sa Diyos ako magtitiwala? Sapagkat ang presensya lamang ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng pangangalaga at pag-iingat laban sa mga gawa ng kaaway, laban sa mga atake ng kaaway sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Mga kapatid, napakahalaga nitong mensahe na ito. This is my life. Ito ang nagturo sa akin upang hindi ako maging kumpiyansa. Kasi ang sakit, ang atake ng kaaway, ang sakit at karamdaman, minsan pumapasok yan dahil sa kasalanan. Pangalawa, dahil sa kapabayaan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Manatili tayo sa presensya ng Diyos. Kasi ang presensya ng Diyos, ang ating kanlungan, ang ating matibay na muog, siya ang ating strong place of defense. Can we give God the praise? Purihin ang Panginoon. Kaya napakaganda nitong psalm na ito eh. Verse 1 and 2 lang, kota na tayo eh. Panalo na tayo rito. That he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, under the protection. And then you will say to the Lord, my God, in Him I will trust. Praise the Lord. But the big question today, ang malaking katanungan ngayon, ano yung mga benepisyo na makukuha po natin? Ano yon? Ano yung mga benefits? Today, I will share the 4 P's. 4 P. Alam mo, yung mga, sorry for this word, marami tayong mga kababayan na umaasa sa gobyerno natin doon sa tiyatawag na 4 P's. Pantawid, programa, ng Pilipino. Tama po ba yan? Pero merong 4 P's kay Lord na dapat tayong umasa kay Lord. Amen? Dapat tayo po ay magtiwala sa Panginoon. So ano itong unang P na benefit ng pananahan at pananatili sa presensya ng Diyos? First is preservation of your life. The presence of God will preserve you. Ang presensya ng Diyos ang mangangalaga sa iyo. Pakisabi sa katabi mo, ang presensya ng Diyos ang mangangalaga sa iyo. Amen? Pag nanatili ka, nanahan ka sa presensya ng Diyos, pangangalagaan ka niya. Pag hindi mo pinagpahalagahan ang presensya ng Diyos sa iyong buhay,
Hindi ka nagpahalaga sa Kanya. In other words, hindi ka nagbigay, hindi ka naglaan ng mahalagang oras sa Kanya sa umaga. Hindi ka naglagay ng mahalagang oras sa Kanya sa iyong pang-araw-araw na buhay, in your everyday life. Paano niya ipipreserve ang buhay mo? Kaya yung unang benepisyo ng pananahan sa sikretong lugar, sa presensya ng Diyos, pananatili, sa kataas-taasan, ang una ay preservation. The presence of God will preserve your life. Kung ikaw ay mananahan sa presensya ng Diyos, pangangalagaan Kanya mula sa bitag ng masama at sa mga nakamamatay na salot. Ano ang mga nakamamatay na salot ngayon? COVID. Ang daming mga variants ng COVID. Mga extra viruses yan na pumapatay. Kaya nung naranasan ko yan, talagang nagkaroon din ako ng takot eh. Kasi ang isang tao, kahit na pamalapit kay Lord, kapag ka ikaw ay nakaranas ng near-death experience, matatakot ka. But God assured me of His word. Inassure ako ni Lord eh. Binigyan ako ng Panginoon ng assurance that I will not die but live to declare the works of the Lord. I will declare the works of the Lord. I will declare the words also of the Lord. But that is the primary, yung word ni Lord before His works. Kasi yung manifestation ng works ay nakasalalay doon sa declaration ng word ng Kanyang salita. Kaya nga kapag ikaw ay nanatili sa presensya ng Panginoon, tiyak, sabi rito, ng verse 3 ng Psalm 91, tiyak, sabi mo sa katabi mo, tiyak na ililigtas ka niya. Surely He shall deliver you. Check yun. Assured ka doon. Mapanghawa ka mo yon. Once na pinanghawakan mo ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang covenant ng Diyos, once na nagtiwala ka na ikaw ay umasa sa Kanya, na ikaw ay sumampalataya sa Kanya, na ikaw ay nagbigay ng napakahalagang panahon mo sa Kanya, that this dwelling in the presence of God is your everyday life, is your lifestyle, then, check. Surely, He shall deliver you from what? From the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Now, the word deliver in Hebrew is nautzal. Sabi natin, nautzal. Bakit natin ito tinitingnan? Kasi naroon, nakatago sa mga salitang yon yung mga gagawin ng Panginoon. Now, the word nautzal, it means to snatch you away from the trap of the enemy. Kunin ka mula doon sa paninilo, mula doon sa patibong, mula sa bitag ng kaaway. Na ang pagsasalarawan dito na pala kang isang ibon na hinuli ka, sinilo ka, at merong dumating, ina ikaw ay iniligtas, inisnas ka, kinuha ka mula doon sa paninilo ng kaaway. Kaya sabi ng Bible, surely He shall deliver you from the snare of the fowler. Kukunin ka niya. Ire-rescue ka niya. Aalisin ka niya mula doon sa trap, mula doon sa patibong ng kaaway. Ire-rescue ka niya mula doon sa evil. Mula doon sa wickedness ng kaaway, i-rescue ka niya mula doon sa virus and diseases. Kaya merong gagawin ng Panginoon sa iyo kapag merong kang ginawa. Psalm 91 is conditional. If you dwell in the presence of God, if you abide under the shadow of the Almighty, He will deliver you. Surely. Amen. Check yun. Bakit ko sinasabi ito? Bakit ko nindeclare ito? Kasi naranasan ko. Kinuha niya ako. Imagine. Pag-alaala lang, pagre-reminis lang na nangyari sa akin last year. June 11, napasok ako ng hospital. Dahil sa COVID. Bakit ako na COVID? Dahil sa kapabayaan ko. At ang tinira ng COVID, ng virus, ay yung aking puso. Inatake ako sa puso. For 21 days, hindi ako makatulog. Hindi ako makahinga. Ang tulog ko, ang higa ko, nakadapa. At ang titindi ng injection
na itinurok sa akin, pagtusok, hindi ganong masakit. Paghila ng injection, yun ang pinakamasakit kasi ang hapti. 25 times dito si Chan. 25 times under dito sa aking braso. 7 times sa aking mga kamay. Pinakamahirap, pinakamasakit. Kaya ang tindi na ikaw ay ma-hospitalize, na talaga maranasan mo yung injection. Ang tindi nun. At ito ang aking pasasalamat sa Panginoon. Bakit? Kasi July 7, after 21 days, July 7, yun yung aking spiritual birth, doon ako nagkaroon ng kalayaan mula sa ospital. Pinalaya ako ng Panginoon. Bakit? Kasi naranasan ko yung pagpapagaling ng Panginoon. Every day, for 21 days, ang aking dinideclare is Psalm 91. And after na makalaya ako sa ospital, every day, I declare Psalm 91. That he would dwell in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Itong perilous pestilence ito, itong nakamamatay na salot, ang daming pinatay ng COVID. Pero iniligtas ako ng Panginoon. At ang bawat isang nananahan sa presensya ng Panginoon, ililigtas ng Diyos at hindi pababayaan ng Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. The presence of God will preserve your life. Ipipreserve ka niya, pangangalagaan ka niya, palalayain ka niya mula doon sa kamay ng Diablo. Mula doon sa paninilo ng kaaway. Palalayain ka niya at ipipreserve niya, pangangalagaan niya ang iyong buhay. Amen? Kaya napakahalaga ng pananahan at pananatili sa presensya ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo itong pang-araw-araw mong buhay. Make it your lifestyle. Mga kapatid, make it your lifestyle. If you want to experience revival inside of you, if you want to experience the awareness of the loving presence of God, dwell in His presence. Manatili ka sa Kanya. Hindi yung pasyal-pasyal lang pag may time. No? Sa mundo lang yung pasyal-pasyal pag may time. Kay Lord, nananahan tayo sa Kanya. Siya yung ating shelter. Siya yung ating refuge and fortress. Amen? Can we give God the praise? Purihin ang Panginoon. Second is protection of your life. God will preserve your life. God will protect your life. The presence of God will protect your life. Ang presensya ng Diyos ang mag-iingat at magtatanggol lang yung buhay. No, ingatan ka niya at hindi ka lamang niya ingatan, ipagtatanggol ka niya. Sabi ng verse 4 ng Psalm 91, Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mangangalong ka at ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti sa iyo. He shall cover you with His feathers and under His wings you shall take refuge. Now the word cover in Hebrew is saukak, meaning edge of protection and defense. Yung sinabi ritong tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga ngalong ka, ang Diyos ba may merong feathers? Meron ba? Ang Diyos ba meron bang pakpak? Hindi po. Figuratively speaking ito. Ibig sabihin, ang Diyos, ang presensya ng Diyos sa iyo, ay katulad siya ng isang inahing manok. Dahil tinatago niya ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak upang walang sino man ang makapanakit o makakuha sa kanyang mga inakay. Amen? Ganun ang Diyos sa atin. Kaya alam nyo, sa social media, nakakita po ako ng isang inahing manok. Sunog na sunog yung inahing manok. Pero yung mga sisiw sa kanyang pakpak, ano po? Buhay. Iningatan ng kanyang mga pakpak. Alam nyo, ang Diyos ganito sa atin. Kapag ikaw ay nananahan sa Kanya, kapag ikaw ay nanatili sa presensya ng Diyos, iingatan ka niya. Walang makagagalaw sa'yo. Untouchable ka. Hindi ka kayang dampiin.
o salingin ng diablo. Bakit? Kasi ang Panginoon, ang presensya niya, ang mag-iingat at magtatanggol sa iyo. Amen? Go, purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. You see, when you dwell in the secret place of the presence of God, He will put a hedge of protection. Merong edge of protection and defense sa iyo. At sinabi rito, His truth shall be your shield and buckler. Yung katotohanan niya, yung magiging panangga, magiging baluti mo, yung baluti ito yung magtatanggol sa iyo eh. Now the word truth in Hebrew is emet. Ano ibig sabihin ng emet? It means faithfulness and stability. In other words, ang kanyang katapatan at ang kanyang katatagan, ang iyong magiging panangga, His faithfulness and stability is your shield and your buckler. Praise the Lord. Yung katotohanan niya, yun yung kanyang katapatan sa iyo na magiging panangga mo, magiging tagapagtanggol mo o baluti mo. Purihin ang Panginoon. At dahil doon, sinabi ng verse 5 hanggang verse 7, you shall not be afraid. When you are in the presence of God, you will never ever be afraid. Di ka matatakot. Di ka makakamba. Di ka mababalisa kahit anong mangyari sa mundo. Kahit anong kaguluhan sa mundo, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba. Bakit? You are protected. Iingatan ka niya, ipagtatanggol ka niya. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. Hindi ka matatakot. Sa mga nakakakilabot sa gabi o sa pana man nagliliparan kung araw. Alam niyo ba, maraming palaso ang kaaway, ang diablo na kanyang ipinapana araw-araw. Kaya minsan magugulat ka, di ba? Parang wala lang, magkakasawa kayo, then all of a sudden, bigla kang mainis. Biglang tataas ang boses mo. Sinasay niyo nakaranas noon? Taas ang kamay. Oh, ako lang ba? Yung bang biglang magkakalit ka. Di ba? Parang may narinig ka lang, kung may nakita ka, bigla ka nag-react. Parang wala nun dito ah. Parang hindi yata kayo tao ah. Nangyayari yan, araw-araw merong palaso ng discouragement. Merong palaso ng kaaway na magbibigay sa'yo ng kakaiba na parang feeling mo. Minsan sa isang araw parang, because we base ourselves in our feelings, di ba? Minsan makakaramdam ka na hindi mo maintindihan ang sarili mo, parang naiinis ka, nagagalit ka, or parang may kinatatakutan ka, o parang nababalisa ka. At ang iba ay nininervyos. Kasi sinasabi sa kanya, kasi kape ka ng kape, kaya nininervyos ka. Naman totoo yun eh, wala namang kinalaman ng kape eh. Pero siguro sa iba, meron, pero ewan ko. That's why we should not base ourselves in our feelings. We must base ourselves in our faith in God. We must dwell in the presence of God. Because dwelling in the presence of God will preserve your life. Pangangalagaan ka niya. Dwelling in the presence of God will protect your life. So, hindi ka matatakot sa mga nakakakilabot sa gabi o sa mga pana na nagliliparan kung araw o sa mga salot na lumalakad sa kadiliman. Alam niyo ba, ang virus lumalakad yan. Hindi natin namamalayan yan. Hindi ka matatakot yan when you dwell in the presence of God. Because God will assure you. Bibigyan ka ni Lord ng assurance that surely He shall deliver you. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. Maging yung pagkawasak o pagkasira na gagawin ng diablo sa iyo sa araw. Diba? Kamakailan lamang. Alas 8 ng umaga. Psh! Katatapos ko lang mag-CR, mag-shower, maligo, biglang psh, parang may gumagalaw.
nakakalungkot, marami tayong mga kababayan na nasalanta doon sa bandang norte. Yun yung ginagawa ng kaaway na sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang layunin ng Diablo ay pumatay, mangwasak, at sumira. But you shall not be afraid when you dwell in the loving presence of God. Amen? Hindi ka matatakot kasi nananatili ka, nananahan ka sa Kanya. Amen? Praise the Lord. And then, only, sabi rito, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Hindi ito lalapit sa iyo. 1,000 mabubuwal sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanan, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Nakakalungkot, maraming masama. Magkakaroon ng kaparusahan. Kaya nga ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos sa mga taga-sanglibutan ay ang presensya ng Diyos. Amen? Ang presensya ng Diyos nasa iyo. He dwells in us. We are with Him. Kaya lang, it should be a loving relationship. Kinakailangan ito ay ating dinidevelop yung presence ng Panginoon, yung presence ng Holy Spirit. Dinidevelop natin dapat yung relationship natin sa Kanya. Kasi pagka hindi mo ito na-develop sa iyong buhay, hindi ka nanahan sa sikretong lugar ng kataas-taasan, hindi ka nanatili sa lilim ng kataas-taasan. Yun ang malungkot. Paano kanya pangangalagaan? Paano kanya iingatan? Kaya napakahalaga po nito. That this covenant of God in Psalm 91 should be your lifestyle. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ito ang maging lifestyle ng iyong buhay. Amen? Manahan tayo, manatili tayo. Develop natin ang ating relationship sa Kanya. Pangatlo, powerful life. The presence of God will give you a powerful life. Purihin ang Panginoon. Ang presensya ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng makapangyarihang buhay. Sino gusto ng makapangyarihang buhay? Aapakan mo ang Diablo. Aapakan mo ang kaaway. Aapakan mo ang sakit at karamdaman. Walang kasamaan ang darating sa iyo. Walang kasamaan ang darating doon sa mga nananahan sa presensya ng Diyos. Kaya sabi ng Psalm 91 verse 9, dahil ginawa mo kalungan ng Panginoon at nanahan ka sa kataas-taasan, because you have made the Lord who is my refuge your dwelling place, what will happen? No evil shall befall you. Walang kasamaan ang mangyayari sa iyo. Lahat tayo ayaw natin ng kasamaan na mangyari sa iyo, di ba? Ayaw mo ng kasamaan mangyari sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay. Kaya nga, dahil ginawa mong kalungan ang Panginoon, ginawa mo siyang refuge, ginawa mo siyang shelter, He will keep you from the storms of life, from the dangers of life, from falsehood, from errors in this life. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Now, the word evil in Hebrew is ra, meaning wickedness and calamity. Itong si ra, siya ay kasamaan, siya ay kalamidad sa buhay ng mga tao. Kaya nga kapag ikaw ay nanahan sa presensya ng Diyos, kapag ang Diyos ginawa mong kalungan sa iyong buhay, nanatili ka sa presensya ng Diyos, walang kasamaan, no evil, Nora. Kaya ang gandang pangalan na Nora eh. Nora. Walang kasamaan. Walang kalamidad ang darating sa iyo. Now the word plague in Hebrew is nega. Walang nega na lalapit sa iyo. Meaning, stroke and disease. Anong stroke? Atake. Atake sa puso, atake sa ulo, atake yung sa buhay.
atake ng kasamaan. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pananahan sa presensya ng Diyos. Napakahalaga na ikaw ay nananatili sa presensya ng Panginoon sapagkat ingatan ka ng Panginoon. Sasamahan ka niya. Purihin ang Panginoon. Gagawin kanyang makapangyarihan. Walang makalalapit na kasamaan sa iyo. Dadaan sa iyo, oo, pero hindi dadampi sa iyo. Pero bakit sa iba nakapasok? Kasi nga dahil sa kapabayaan. Kaya nga, we should not give the devil a foothold. Why? Because it will become a stronghold sa buhay mo. Huwag tayo magbibigay ng entry point sa kanya. Huwag mong pahintulutan ng kasalanan na pumasok sa iyo. Kasi entry point ng diablo yun eh. Huwag mong pabayaan yung tinatawag na foolishness o yung kamangmangan ang maging dahilan ng yung pagiging pabaya sa iyong sarili. We're still in this season, season na nga eh, ng pandemic. Nasa pandemya pa rin tayo. Kaya napakahalaga ng pananatili sa presensya ng Diyos. Kasi ang pananatili sa presensya ng Diyos ang magre-revive sa'yo. Ang mag-quicken sa'yo, ang bubuhay sa'yo, ang magbibigay sa'yo ng kapangyarihan ng Diyos na walang kasamaan, walang salot, walang karamdaman ang siyang kukontrol ng iyong buhay. But the moment you get out of the presence of God, the moment sa pagkakataon na ikaw ay lumayo sa presensya ng Panginoon, binubuksan mo ang iyong sarili sa atake ng diablo. The moment na ikaw ay naging overconfident, the moment na pinapasok mo ang kasalanan sa iyong buhay, the moment na naging pabaya ka, dahil nagkumpiyansa ka, dun makakapasok ang kaaway. Kaya nga sinasabi ng iba, naintindi naman ako ni Lord eh. Kailangan ko mag-aral, kailangan ko magsikap, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko magnegosyo. Pero mga kapatid, kung ito naman ang kapalit ng pananatili mo sa presensya ng Diyos, mag-ingat ka. Tandaan mo, ang diablo laging naghahanap ng butas at paraan upang ikaw ay pabagsakin. Maari ka naman ding mag-aral na kasama mo ang presensya ng Diyos. Maari ka naman ding magtrabaho na kasama mo ang presensya ng Diyos. Amen? Maari kang nagninegosyo ka na kasama mo ang presensya ng Diyos. Kesa ginagawa mo ang mga bagay na yon, nag-aaral ka nga, nagsisikap ka nga sa buhay, nagtatrabaho ka nga, nagninegosyo ka nga, then pinababayaan mo naman yung relasyon mo sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, yung mga iniimpok mo, yung mga iniipon mo, pambayad lang sa mga emergency ng buhay mo. Pag pinabayaan mo ang relasyon mo sa Diyos, pag pinabayaan mo yung pananahan at pananatili sa presensya ng Diyos. Kahit anong sikap mo, kahit anong trabaho mo, ibabayad mo lang yan sa ospital. Ang hirap magkasakit. Ang hirap na parabang nagmamakaawa ka na hihingi ka ng tulong sa ibang mga tao at pagkatapos, ire-reject ka. Ang hirap na para kang nagmamakaawa para sa tulong na tatanggapin mo. Kasi, nagsikap ka nga, nagtrabaho ka nga, pero pinabayaan mo naman ang iyong personal na relasyon sa Diyos. Kasi pag wala ka sa presensya ng Diyos, open ka, vulnerable ka sa atake ng diablo. Kaya nga kahit nasa ang lugar ka, nasa ibang bansa ka man o nasa ibang lugar ka man, kinakailangan mong panatilihin ang iyong sarili. Don't rely on your feelings. Rely on your faith in God. Rely on your personal relationship with the presence of God so that the presence of God will preserve your life, will protect your life, and will make your life powerful. Amen? Can we give God the praise? Mga kapatid, napakahalaga ng aking sinasabi. Ito ang nagbigay sa akin ng turning point. Ito nagbigay po sa akin ng kamalayan o tinatawag na awareness na hindi ko pwedeng ibaliwala ang presensya ng Diyos, na hindi ko pwedeng ibaliwala ang ugnayan sa Panginoon, na hindi ako pwedeng mag-overconfidence. Dahil pwedeng magkumpiyansa sa mundong ito. Dahil ang diablo ay napakatindi na ng ginagawa araw-araw. We are still in this spiritual battle.
we battle or we struggle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against wicked spirits in the high places, against rulers of darkness and the devil and his army. They are very organized. Very organized. Kasi nakaipo na siya ng kaalaman. Hindi bobo ang demonyo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng iba na bobo ang demonyo. No, hindi. Hindi siya bobo. Matalino ang diablo. Pero mas matalino ang Diyos na nasa atin kaysa sa kanya. Amen. Greater is He that is in us than He that is in the world. Mas makapangyarihan siya. Kaya doon tayo sa mas makapangyarihan. Huwag tayo doon sa evil. Huwag tayo doon kay Ra. Huwag tayo doon. Huwag tayo sa kasamaan. Kaya kapag tayo nanatili sa presensya ng Panginoon, God will command His angels to take care of you. May mga angels. May mga sundalo ang Panginoon. Merong army ang Diyos. Of course, ang Diyos mas organized. Mas powerful ang Diyos. At ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kanyang kapangyarihan. Kaya ang mga angels, no? Sila ay gumagalaw sa atin, kumikilos sa atin to take care of us. Ilayo tayo sa kasamaan, ilayo tayo sa kapahamakan. Sabi ng Psalm 91 verse 11, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Make it personal tungkol sa iyo. Tungkol sa lahat ng mga taong nananahan sa presensya ng Diyos. Tungkol sa lahat ng mga taong nananatili sa lilim ng kataas-taasan. He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. Not in some of your ways, but in all your ways. Sa lahat ng iyong ginagawa. The word keep in Hebrew is shamar, meaning to watch and guard you in all your ways at all times. Praise the Lord. Iingatan ka, babantayan ka sa lahat ng iyong mga ginagawa, sa lahat ng pagkakataon. Amen? Praise the Lord. At sabi sa verse 12, kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matis ang iyong paa sa isang bato. Verse 13, praise the Lord because you have the power of God in your life, because the presence of God makes you a powerful person. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample under foot. Aapakan mo. I-squeeze mo. You will crush the devil heavily on your foot. Aapakan mong sakit at karamdaman. You shall tread upon. You see, dwelling in the presence of God means having the power of God. When you dwell in the presence of God, you will receive the power of God. You will not just receive His preservation of your life, nor His protection, but also His power. Aapakan mo ang kaaway. Aapakan mo ang masamang espiritu. All of them, they are under your foot. Yung isang paa mo lang, aapak doon. Purihin ang Panginoon. Yun yung benepisyo, mga kapatid. Benepisyo ito, pagpapala ito ng pananahan at pananatili sa lilim ng kataas-taasan, sa sikretong lugar, sa presensya ng Diyos. The presence of God will preserve your life. The presence of God will protect your life. The presence of God will give you a powerful life. Pangapat, partnership. The presence of God will become your partner in this life at all times. Partnership. Pag sinabing partnership, He will walk alongside with you. He will be with you wherever you go. Sasamahan ka niya kahit saan ka pumunta. Sasamahan ka niya kung ikaw ay papasok na sa school. Sasamahan ka niya kung ikaw ay magtatrabaho na. Sasamahan ka niya kung ikaw ay haharap na sa mga kliyente mo. And because you have the presence of God, yung kliyente mo na magsasabing, wag muna ngayon, wala pa akong pera, next time na. Biglang magbabago. Sige na nga, kukuha na ako sa iyo. Why? Because the presence of God is with you.
Praise the Lord. Amen. That is the benefit. These are the benefits of dwelling in the presence of God. The presence of God will become your partner at all times. Magiging kapartner mo siya sa lahat ng oras. Sabi ng verse 14 ng Psalm 91, because He has set His love upon me. Dahil ibinigay mo ang iyong pagmamahal sa Kanya. Kasi pag nanatili ka sa Kanya, ibig sabihin mahal mo siya. Right? Pag ikaw ay lumayo sa Kanya, hindi ka nanatili sa Kanya, ibig sabihin, hindi mo na siya love. Tama? Kaya uso ngayon yung hiwala yan, uso ngayon ng divorce, no? Pinapasok na sa Congress yung ganitong batas. Kasi pag wala ng pagmamahala sa mag-asawa, ano nakasunod? Hiwala yan na. Si Lord ay katulad ng isang asawa. Kasi ikakasal tayo sa Kanya pagdating ng panahon. Sa ngayon, ang ano natin sa about LDR muna kay Lord. Long distance relationship muna. Kasi si Lord nasa heaven eh. But the Holy Spirit is with us. And we need to have that awareness. Sabihin natin, awareness. Ano ibig sabihin nun? Yung kamalayan na nararamdaman mo siya, nakasama mo siya, because you set your love upon Him. Therefore, God said, the presence of God is saying to you, I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. Being in the presence of God is about knowing him. Knowing him. Having that intimate relationship with him. Kaya napakahalaga ng intimacy sa kanya. Napakahalaga yung nananatili ka, nananahan ka sa kanyang presensya. Napakahalaga ng prayer life mo. In other words, napakahalaga naglalaan ka ng oras sa kanya pagising mo sa umaga. Not just nung sa pagising mo ng umaga, napakahalaga na kahit na ikaw nagkukumyut, nakikipag-usap ka kay Lord, nagwo-worship ka kay Lord, kinakausap mo yung banal na presensya ng Panginoon. Sinasabi mo sa kanya ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpupuri, ang iyong pagpapasalamat sa kanya. And because of that, because you love Him, He will set you high. And verse 15, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him with long life. Praise the Lord. I will satisfy him. Think about what God said. God said, I will set him on high because he has known my name. Ilalagay ko siya sa mataas na dako. Alam niyo yung mataas na dako? Ito yung pinakamataas na dako. Ito yung presensya ng Panginoon. Yung mataas na dako. When you pray, you dwell in the highest place of the presence of God. I will set him on high. God said, I will answer him. Sasagutin ko siya kapag siya'y tumawag sa akin. God will answer you. Third, God said, I will be with him in trouble. Ako'y sasa kanya sa oras ng kaguluhan. Sasamahan ka ng Panginoon sa oras ng kaguluhan. Hindi kanya pababayaan. God said, I will be with you wherever you are. Even in times of trouble, even in times of needs, God will be with you. The presence of God will be with you. And God said, I will deliver and honor him. Ililigtas ko siya at pararangalan ko siya. Imagine, God will honor you. Why? Because you honor Him when you dwell in the presence of God. Kaya kahit anong ginagawa mo, nag-commute ka, nag-drive ka, nag-motor ka, nagluluto ka, naglalaba ka, nag-aaral ka, have the presence of God with you. Have this communion with God. Be one with God. Maging kaisa ka sa Diyos sapagkat kapag kaisa ka, nanatili ka, nananahan ka sa presensya niya, wala kang katatakutan na kasamaan. Wala kang katatakutan na salot. Hindi mo katatakutan ng virus, hindi mo katatakutan ng COVID-19. Why? Because you are protected. God will preserve you, God will protect you, God will make your life powerful, and God will be your partner in this life.
Amen? Purihin ng Panginoon. And of course, God will satisfy you. Itong pinakamaganda, yung mai-enjoy mo siya. He will satisfy your needs. Mga kapatid, ang tao sa mundong ito, walang satisfaction. Kasi isa lang ang makakasatisfy sa puso ng tao. Kaya kahit saan pumunta ang tao, kahit na marating pa ng tao ang buwan, ang Mars, ang ibang lugar, ang iba't ibang bansa, hindi siya masasatisfied. Only the presence of God can satisfy the needs of a human being. Amen? Ang presensya lamang ng Diyos ang makasatisfy sa'ya. Kaya ang tao ngayon, inom ng inom, gusto niya masatisfy siya, gusto niya ma-enjoy ang buhay, hindi siya masasatisfy kahit na inumin niya pa pinakamahal na alak. Kahit pa pakainin siya ng pinakamasarap na pagkain, pumunta sa pinakamagandang lugar, walang satisfaction ng tao. Only God, only the presence of God can satisfy you. Can we give God the praise? Amen. God said, I will satisfy him with long life, mahabang buhay, and show him my salvation. Papakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. This word na sinabi ni Lord, it is in the present tense. Hindi ito past tense. Present tense ito. At meron itong future tense. It is an everyday life. Being in the presence of God. Dwelling in the presence of God is an everyday life. It should be your lifestyle. Praise the Lord. Wow. 1 Corinthians 6:17, it says, he who is joined to the Lord is one spirit with Him. Kapag ikaw ay nakiisa, nanahan ka sa Panginoon, na natili ka sa Kanyang presensya, nagiging isa ka na sa Kanya at isa ka na sa Espiritu. Ibig sabihin, yung Espiritu mo, sinasangkapan na ng banal na Espiritu. It's no longer you. Hinahide ka niya sa Kanyang presensya. You are covered by His presence. He who is joined to the Lord. Kaya ang pakikisa kay Lord, isang buhay na matagumpay ito. Isang buhay na pinagpala. Punong-puno ng mga benepisyo ng Panginoon. And Ephesians 2 verse 18, it says, through Him, through Jesus Christ, through the Lord. Kasi yung Lord, si Jesus Christ yun eh. Yung Almighty, yung Father. Yung God. Of course, the Holy Spirit. Kaya makita natin yung pagkakaisa ng tatlong persona na nanahan sa mga taong nananahan at nanatili sa Kanyang presensya. Amen. Dahil kay Kristo, tayong lahat nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. The Holy Spirit is our Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Can we give God the praise? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. I'll pray this morning. Praise the Lord. Ganda ng Psalm 91. And I pray this morning that Psalm 91 will be in your heart, in your mind. Praise the Lord. That He would dwell in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Praise the Lord. You shall not be afraid of the terror by night. Di ka matatakot. You shall not be afraid because you dwell in the presence of God. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day,
nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. I tell you, my brothers and sisters, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, your dwelling place. Dahil ginawa mo ang Panginoon na aking kanlungan. Ginawa mo siyang kanlungan. Iingatan ka niya. No evil shall befall you, nor shall any plagues come near your dwelling. Walang kasamaan, kapatid. Walang kasamaan. Walang salot na darating sa iyo sa pananahan, pananatili, sa presensya ng Panginoon. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For the Lord, for He shall give charge to His angels over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. He will make your life powerful. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent. You shall trample underfoot. Praise the Lord. These are the benefits of dwelling in the presence of God. And God said, because He has set His love upon me, I will set him, I will deliver him, I will set him on high. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble and honor him. Praise the Lord for that. God said, with long life, I will satisfy him and I will show him my salvation. Ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Makapangyarihang Diyos. Diyos ng kataas-taasan. Makapangyarihan sa lahat. Sinabi ng banal na kasulatan, siyang nananahan sa kanyang sikretong lugar at nananatili sa lilim ng kataas-taasan. Purihin ng Panginoon. Di ka matatakot, di ka makangamba. Sasabihin mo sa Kanya, ikaw ang aking kanlungan. Ikaw ang aking muog, ang matibay na kanlungan. Kapatid, ang daming atake ng kaaway ngayon. Ang Diablo ay 24/7. Na gumagalaw, kumikilos, nandadaya, nagdadivert, nandideceive, nagdidestroy ng buhay. Kung wala ka sa banal na presensya ng Diyos, kung hindi ka naglalaan ng panahon at oras sa lilim ng makapangyarihan sa lahat, you are open and vulnerable to the works of evil, even to sickness and diseases and to viruses. Sapat na ang panahon, kapatid, na namumuhay ka ng malayo sa Diyos. Sapat na mga panahon na para bang pinabayaan mo ang iyong ugnayan sa Diyos. Ito ang panahon. Ito ang pagkakataon na binibigay ng Diyos sa iyo. Na nais ng Diyos na ikaw ay Kanyang ingatan. Nais ng Diyos na i-preserve ang iyong buhay. Nais ng Diyos na ikaw ay Kanyang ingatan at ipagtanggol. Nais ng Diyos na maging powerful yung iyong buhay because of the presence of God. Nais ng Diyos na ikaw ay Kanyang maging kapartner sa mundong ito. That you are His ambassador. You are His representative on this planet Earth. Ikaw ang kapartner ng Diyos. That's why we pray, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Why as it is in heaven? Because God wants you to be the extension of heaven, the extension of God's power, the extension of God's anointing.
wants you to be His partner. I challenge you today, make a decision, a firm decision, right now, right here. Pwede kang mag-aral, pwede kang magtrabaho, pwede kang magnegosyo. Gawin mong lahat yan. Kailangan mo yan. Pero sa mga bagay na ginagawa mo, gawin mong kapartner ang Diyos. Gawin mo siyang kapartner. Sabi mo sa kanya, Lord, nais ko maging kapartner ka sa aking pag-aaral para matapos ko ang aking pag-aaral para may pasa ko yung board exam. Lord, ikaw yung kapartner ko sa aking pagtatrabaho upang sa aking pagtatrabaho yung presensya mo makita sa aking buhay. Lord, kailangan kita na maging kapartner sa aking buhay, sa aking pagninegosyo upang sa aming negosyo, Panginoon, sa aming pagkipag-transaction, ikaw ang maramdaman ng mga tao. Itago mo ako. Hide me, Lord. Cover me in your loving presence. Then you will say, you are my Lord. You are my refuge and my fortress. You are my shelter from the storms of life, from the dangers in this life, from falsehood and evil. You are my fortress, my self-defense, my place of protection, because I dwell in your loving presence, Lord. So make it your decision right now. Kapatid, bilang isang ina ng tahanan, dapat nasa iyong presensya ng Diyos. Dapat ka-partner mo ang Diyos sa pangalaga ng iyong pamilya. Bilang isang ama ng tahanan, dapat ka-partner mo ang Diyos sa pangangalaga sa iyong pamilya. Bilang anak, dapat kapartner mo ang presensya ng Diyos. Kapartner mo ang Holy Spirit. In your family. Bilang businessman, businesswoman, dapat kapartner mo yung Holy Spirit. Kapartner mo yung presence ng Diyos sa mga transactions mo. Kasi marami mga businessman, businesswoman in this world, they are dishonest. Hindi sila tapat. Maraming mga nasa government, hindi tapat. They need the light of the Holy Spirit, the light of God, the glory of God in your life, na maliwanagan sila. Ang daming taong nasa kadiliman, namumuhay sa kadiliman, namumuhay sa kasamaan. And God wants to raise up in this place men and women having partnership with the presence of God. At kung ikaw yan, nasasabi mo sa Panginoon, Panginoon, ako ito. Nais ko na i-preserve mo yung aking buhay. Nais ko ikaw yung maging protection ng aking buhay. Nais ko maging powerful yung buhay ko. And above all, Lord, I want to be your partner in this life. Make me your partner, Lord. Ikaw yung aking maging senior partner. Ako yung maging junior partner mo, Lord. Ako yung maging extension ng iyong mga gawa sa mundong ito. Ako yung maging extension, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Kung nais mo yan, say a little prayer to God. Tell God, tell the presence of God, Lord, I'm here for your glory, for your honor. As we worship right now, talk to God, pray to Him. Oh, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon. Yes. Ang nais ko. Yes, Lord. Kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo. Amen. Sa kidugo. Yes, Jesus. Oh, yes, Lord God. We acknowledge your presence, Lord. We acknowledge your loving presence. Matatapuan sa iyo lamang. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Mananatili sa iyo
Lord. Sa dakong lihi. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, oh. Yes, Lord. Yes, Panginoon. Jesus. Oh, we worship you. Panginoon. We dwell in your loving presence. We magnify you. I can lingo. Decision, that this decision will become your everyday life, will become your lifestyle. Because revival is coming. The move of the Holy Spirit is so powerful. And you will be assured of preservation, of protection, of a powerful life, of partnership with Him. When you make a firm decision, in Psalm 91, the presence of God, having the presence of God in your life, will become your everyday life. Let's pray. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong banal na presensya ngayong sandali. Mananahan ako sa iyong banal na presensya. Mananatili ako sa ilalim ng pag-iingat ng makapangyarihan sa lahat. Ngayong sandali, ipinapasakop ko sa iyo, ibinibigay ko po sa iyo ang aking buong buhay, ang aking pag-iisip, ang aking buong puso, ang aking buong lakas, ang aking buong kaluluwa at espiritu na mamumuhay, mananatili, mananahan sa iyong banal na presensya. Na ito po, Panginoon, ang magiging pang-araw-araw kong buhay. Kahit ano po ang aking ginagawa, mananatili ako sa iyo. Kahit ano po ang aking ginagawa, mananahan ako sa iyo. Pauunlarin ko, palalaguin ko po ang aking personal na relasyon sa iyo. Sapagkat ang banal na presensya mo
ang magpipreserve ng aking buhay. Ang magpoprotekta at mag-iingat ng aking buhay. Ang magbibigay sa akin ng makapangyarihang buhay. At magbibigay sa akin ng partnership sa iyo. Panginoon, naninindigan ako sa oras na ito na lalayo ako sa lahat ng anyo ng kasamaan. At lalayuan ko ang kasalanan at ang kapabayaan sa aking buhay. Hindi ko po pababayaan ang aking personal na relasyon sa iyo. Ang aking oras ng pananalangin. Ang aking oras ng pagninilay-nilay ng iyong mga salita. Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ng iyong banal na presensya, tinatanggap ko, inaangkin ko sa aking buhay ang preservation ng aking buhay, ang protection sa aking buhay laban sa lahat ng kasamaan, laban sa lahat ng sakit at karamdaman. Inaangkin ko ang iyong makapangyarihang pagkilos, ang powerful life laban sa mga gawa ng Diablo. Aapakan ko ang kaaway sa aking mga paa. Aapakan ko sa pangalan ng Panginoong Jesus ang lahat ng sakit, ng karamdaman, lahat ng virus ay nasa ilalim ng aking mga paa. Sapagkat sa sandaling ito, sa mga oras na ito, tinatanggap ko po ang partnership mo sa aking buhay. Ang pakikisama, ang pagsama ng Banal na Espiritu sa aking buhay. Na ako po ay magiging extension ng langit, ng kapangyarihan ng langit, ng kagalingan ng langit, ng kabutihan ng langit, ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Extension ako ng kaharian ng Diyos sa mundong ito. Marami pong salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapagaling sa akin, sa iyong pagpapaganda at pagpapabuti ng aking buhay. Maraming salamat sa lubusang kagalingan, lubusang kapayapaan, kapanatagan at pagpapala sa aking buhay sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Oh God, thank you. Oh God, thank you. Thank you. We love you, Lord. We love you, Jesus. You will set us on high. Lord, you will deliver us. You will answer our prayers. You will honor us. And with long life, you will satisfy us. And you will show us in our everyday life your salvation for all of us, for your people, for your children who dwells in the secret place of the Most High, who abide under the shadow of the Almighty. Thank you, Lord. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Thank you, Lord. We give you all the praises, all the adoration, and thanksgiving in Jesus' name. Praise God. With the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the partnership of the Holy Spirit be with you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you.
Amen. Pinagpala po ba tayo? Ba't parang ano? Mga gising pa po ba tayo? Gising pa po ba kayo? Ayan. So, dito po tayo sa Ministry of Giving. Matatandaan nyo yung naging buhay ni ano. Sino dito nakakaalala sa buhay ni Abel at Cain? Remember them? Di ba sa Old Testament sila? Si Cain nagbigay ng offering niya kay Lord. But God did not accept them. Ang tinanggap niya ay yung offering ni Cain. Ano sa palagay niyo, bakit? Kasi si Abel, ang binigay niya is yung first fruit, yung the best part of his income. Ayun yung binigay niya sa, kay Lord. While si Cain, hindi na nga yung best part na binigay niya. And ang nangyari pa is parang nagalit or nainggit pa siya sa kapatid niya. Kaya hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang offering. So, I want you to, kasi tayo eh, sa atin, sa buhay natin, we are called to love. We are called to love each other. Yung mga kapatid natin, hindi tayo tinawag dito ng Diyos para, anong tawag doon? Yung i-hate sila. Diba? Naawain sila. Hindi. Tinawag tayo ng Diyos para mahalin sila at i-extend sa kanila yung blessing ni Lord, yung kaharian ng Diyos. So that is why, sa 1 Peter, sabi sa 1 Peter chapter 4, be hospitable, hospitable to one another without grumbling. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Amen po ba? Kasi araw-araw sa buhay natin, binibigyan tayo ng regalo ng Diyos. Never nag-cease ang Diyos sa pagbibigay sa kanyang mga anak. Araw-araw, laging bago. Araw-araw, laging may bago sa Diyos. Kaya, lagi tayong umasa sa presence ni Lord. Lagi tayong makipag-communicate sa Holy Spirit. Nang sa gayon, we will be guided according to His will. And si Lord ang maglilid sa atin, ang Holy Spirit ang maglilid sa atin on how to acknowledge or how to treat other people or how to treat our neighbors. Tandaan natin, we are scattered without the Holy Spirit. Wala tayong kayang ibang gawin kapag wala sa atin ang Holy Spirit. That is why we need the Holy Spirit. Sa gayon, magabayan tayo. At sa pagbibigay natin sa Panginoon, magagabayan din tayo ng Holy Spirit. Kasi nga, tayo ay katiwala ng Diyos. Katiwala ng Diyos, hindi lang sa kayamanan na binibigay niya sa atin, kundi sa kapatiran natin. Sa bawat isa sa atin, katiwala tayo ng Diyos. Kaya huwag nating hahayaan na, ikaw, huwag mong hahayaan, tayo, huwag nating hahayaan na, pag magbibigay ka sa Diyos, is meron pa rin hate sa puso mo. Instead, pray to God, napalitan niya ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So, tayo po tayong lahat and let us bless the Lord. Papasalamat sa bawat isa na nandito umattend sa church natin. Thank you for coming with us and for celebrating with us. And of course, sa online na nag-stay tuned na talagang inubos yung oras sa panonood. Sa panonood, pagsama sa amin, sa atin, na mag-celebrate sa katagumpayan
na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So, tayo po tayong lahat. Pagpalain natin ang Panginoon. Yes, Father God, in heaven, we praise you. Give you praise, O God. Honor your name, Jesus Christ. And Lord, thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for your presence. And thank you for dwelling with us. Thank you for guiding us. Thank you for being with us, O God. And right now, God, I pray for these people, for your people, na talagang manatili kami sa iyong presensya sa araw-araw na buhay namin. Hindi lamang ngayong Sunday, hindi lamang bukas, kundi araw-araw, oras-oras, minuminuto, Panginoon, sigu-segundo ng buhay namin ay mananatili kami sa presensya mo. At wala kaming ibang gagawin, kundi ang sumunod base doon sa kung ano ang iyong kalooban, Panginoon. Guide us and lead us to the things that glorifies you, Father. We thank you, Father. We thank you, Jesus Christ. And we thank you, Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen. Groupings po tayo.